piling mo ko'y mananahan. Bakit ikaw na lang aking kalakasan? Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw sa ating lahat. Muli po ay wini-welcome natin ang bawat isa sa ating araw-araw na pagpapala. Alam ko po na tayo po ay laging nag-aabang sa mga pagpapalang kaloob sa atin ng Panginoon, lalo na sa araw na to. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa kabutihan ninyo na ang inyo pong presensya ay lagi po naming nararamdaman, laging nagpapaalala sa amin ng inyo pong kabutihan at ng inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, sa araw na to ay napakaganda po ng ating pag-aaralan kung paano po tayo nalikha ng Panginoon. Ito po ay nasa Psalms 139 verse 14. Sabi po dito, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul known very well. So ang kapahayagan po ng salita ng Diyos ay tunay nga na nagpapalakas sa atin. Ito pong scripture na to speaks of the care and the attention which God has made us. No? Ginawa tayo ng Panginoon. Each one of us is crafted by God in His image. So that dapat po nating laging alalahanin yon. But also, we are specially designed, no, to be who we are. Kung ano po yung layunin ng Diyos sa ating buhay, yun po ang pagkakalikha niya sa atin. At upang ma-fulfill din natin yung purpose that God has planned for us, meron pong layunin ang Panginoon sa ating mga buhay. Pinlano na po niya yan. Halimbawa po, ang mga bata, hindi po ba? Makikita po natin ang isang bata, yung wangis ng magulang nila sa kanila. Nakikita po natin yan, very evident po. Yung marahil, yung mata nila, yung hugis ng mukha nila, yung kulay, no? At makikita din natin na bagamat sila ay merong wangis ng kanilang mga magulang, these children, they have also their own sets of personalities. Iba-iba rin yung personalidad nila. Iba-iba rin yung mga gifts nila, yung characteristic nila, yung mga talents nila. Iba-iba rin yan. Because God designed us uniquely. No two person are alike. Ibang-iba. Iba-iba ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. And wonderfully made. Ganun po ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon. We are created, we are distinct, set apart, no, chosen. So yung pag-ibig po sa atin ng Diyos is tunay nga po nakakaiba. God's love for us is so unique, no? And there are three things na dapat po nating alalahanin sa tuwing tayo po ay marahil dumadaan tayo sa mga challenges ng paningin natin sa ating sarili, yung pagkilala natin sa ating sarili, no? Ito po yung mahalagang mga bagay na matandaan natin. Unang-una, we have the identity of Christ in us, no? For truly, we are children of God. Anak po tayo ng Diyos, eh, no? May our lives reflect yung identity ni Lord sa ating buhay, no? Hayaan natin na yung mga taong makita ang Diyos sa ating buhay. Kung paano natin tignan yung ating sarili, kung paano tayo magkaroon ng confidence, kung paano tayo tinignan din ng Panginoon, nawa ganun din natin tignan ang ating mga sarili. No? At yung pangalawa po dito, our worth in Christ, yung halaga po natin sa Panginoong Jesus, we are priceless. Alam niyo po ba yon? Jesus gave His life for us, no, as a ransom for our sin. Mahalaga ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Pero ito'y kanya pong sinakripisyo para sa atin. Ganun po yung halaga natin. Mas mahalaga pa po tayo sa kahit anumang bagay dito sa mundo at sa mga nilikha ng Panginoon. At yung pangatlo dito, may our lives give honor and glory to God. No? Hayaan po natin na as we are created for a purpose, may we always remember, no, yung purpose na yan, ma-serve natin yan
yung glory ng Lord, yung kapangyarihan ng Panginoon na atin pong tinanggap. No, we don't have to feel inferior or inadequate sa lahat po ng mga bagay na to. Lagi po nating alalahanin na tayo po ay nilikha ng Panginoon sa kakaibang kaparaanan. The maker of the universe has created us in His image and gave us love even beyond all things. We are too important, no, to settle for anything less than God's best for our lives. Tandaan po natin, we should not settle for anything less, no? And we can never find true happiness and peace in our lives, not unless we walk in the purpose of God that has given us. Lumakad po tayo doon sa layunin ng Diyos, sa purpose ng Lord para po sa ating buhay. Kung nais po nating makapamuhay ng meron pong kapayapaan, kagalakan. Amen? So tayo po ay manalangin, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Continue to touch our hearts, Lord, that may we always remember that we are created in Your image, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakalikha niyo sa amin. Lagi po kaming makakaranas ng mga katagumpayan sa aming buhay at hindi ninyo kami kailanman iiwanan. Salamat po sa lahat ng nakatunghay dito ngayon. And I pray na ang lahat po ay lumakad din, Panginoon, ng merong ganong image sa kanilang mga puso. We are wonderfully made by You. Thank You, God. We bless You in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po at nawa ay tayo po ay kinausap ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. God bless you.